Ika-14 ng Marso, Huwebes, sa unang linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Talagang ang tumatanggap ang humihingi. Nakakakita ang naghahanap at pagbubuksan ang kumakatok. Sino sa inyo ang magbibigay ng bato sa kanyang anak kung tinapay ang hinihingi nito? Sino ang magbibigay ng ahas kung isda ang hinihingi nito? Kahit masama kayo, marunong kayong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Magbibigay siya ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa iba ang gusto ninyong gawin sa inyo. Ito ang nasa batas at mga propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, magbibigay siya ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Tinitiyak dito ni Jesus na walang panalangin tayong hindi pagbibigyan ng Diyos kung ito ay talagang kailangan natin at mabuti sa atin. Kung kahit nga ang masamang tao ay naghahangad lang ng mabuti para sa kanyang anak, lalo na ang Diyos Ama na walang balak at walang ginagawa kundi ang mabuting kapakanan lang ng lahat at ng bawat isang anak niya. Kung ganon, kung tutuusin, ang kailangan lang nating ipanalangin ay matupad ang kalooban ng Diyos sa atin. Sapagkat kung kalooban lang natin ang hilingin natin matupad, hindi tayo laging nakatitiyak na tama at mabuti nga iyon para sa atin. Ito ang dahilan kung bakit tinuturuan tayo ni Jesus na manalangin sa ganitong paraan. Ama namin, dumating ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Pagsasagawa, isipin mo kung anong mangyayari sa mundo kung ang lahat ng Kristiyano ay taimtim na mananalangin na makamit, hindi lang ang gusto nila, kundi ang matupad ang kalooban ng Diyos. Ano ba sa palagay mo ang kalooban ng Diyos para sa mga tao? Paano ka makakatulong na matupad ito?